Superstar Match of the Week na. Shoutout sa mga viewers nating nakatutok para sa papalapit na bakbakan. Bilang pasasalamat, abangan nyo ang ilalabas naming code na pwedeng i-redeem sa inyong MLBB app para sa Hero Skins at Tournament Chests. Mag-antay na kayo dahil kapag na-claim nyo yung codes ay nakalibre pa. Nanood na nga kayo ng MPL, makakalibre pa. Bibigyan talaga kayo ng discount. At ngayon, babalik na tayo sa game number 1. Kung nakalamang si Edward Balboa in the early trade. Oh, level 2 na agad. So, maaga-agad na makakapunta at manggugulo doon sa isang Grock na pwedeng pumasok anytime. At parang na-timingan ng Blacklist International kung paano umikot si Owena. Pero makakatakas pa rin. Grabe, terrified coming out from here. But overall, yung laging ano, kailangan nating tandaan na buff po yung Pakito sa early game. Mm. Ang sakit nung second skill niya. That's true. So, yun, para makikita natin na pwedeng manalo talaga siya sa Arlott. Oo, level 1 buff. It's a plus 50 on the base damage. At ang 50 damage in the early game is a big buff. Dahil 100 HP lang naman, few! Almost dying once again, pero na-deny pa rin. And look at this, the goated idol himself. From idol ng mga kids to now, the goated idol. 13 seasons para kay Few at hindi nagpapakita ng kahinaan. Kumbaga, may mga times na nalaglag sila sa season, hindi siya nakapasok sa playoffs. Pero nakabalik siya at naging champion muli. Ganun katindi si Idol Few. Yung patience, ika nga ng isang player na ngayon naman ay pinapakita ng Blacklist International dito sa may badang top lane. So parang ramdam din ni Flop TZ, no, Teka? Parang nawawala yung tatlong players sa mapa na may kita naman ni Kyle TZ ngayon. So may sarili silang mga pwesto for both teams. Makakatakas pa rin ang init na nakikita natin ngayon. Pero pabalik ngayon, Sensui gagamit ng Violet Requiem. Habang si Flop TZ, si Edward may sariling laban. Pero sa dinami ng Anabin Dorm, wala muna mangyayari. Dalawa yung Mini Lord. Grabe yung disiplina ng parehas sa squads. Alam nila ang kanilang mga cooldown, but half HP on this turtle. Haji, meron ng Minoan Fury. Turtle secured by Sensui. At walang namatay sa laban na yun. Iba yung disiplina, eh, no? Kahit yung disiplina nung IMU na ultimate na enchanted guard dito ay talagang may disiplina din for both teams. And when we said na itong laban ng dalawang EXP lane natin magiging legendary, nakita mo na may bakbakan sa top. Saan ka nakakita? 20% HP na, pumapalag pa rin itong si Flap. And then si Edward, hindi ni let go yung position niya din doon. Taking advantage ng presence din ni Yue. Alam ng dalawang teams na to at yung dalawang legendary players natin from the EXP lane, yung limits ng heroes nila. Wow. And not just the limits, Wolf, pati yung cooldown ng isa't isa. Parang kabisado na nila at this point na this is truly a battle between world champions when we talk about this matchup. Oh, grabe, 3 minutes pa lang. Parang yung ikatlong keys to susi sa pagkapanalo ay naipakita na agad. Oh. Kasi diba sabi, show why you are the best team. Exactly. Pakita nyo kung sino kayo. Yun ang ginagawa dito ng dalawang teams natin. Siyempre, abante na ngayon yung Blacklist International as we can expect them to have because of their Guinevere na alam natin metang-meta ngayon. Oh, speaking of Guinevere, nakita nila Kyle TZ na tumalon na si Sensui, but even for AP Bren, fully aware na lamang ngayon ang Blacklist International in terms of gold, kaya medyo restricted din ang kanilang galaw. And looking at that Guinevere, no, na-nerf din to sa most recent patch natin, binabaan ang range ng kanyang talon, pero tumama pa rin. Oh, pero kalahati lang ang damage dito kay Ogun. Pero kita mo, di ba, parang any moment na pwede kang gumamit ng skill, why not? Ibibigay talaga habang sa top lane, kakaibang, ito yung sinasabi nating man-to-man di eh. May nangyari sa bottom lane, kanya-kanyang laban din si Edward dito sa may top lane, even for a Flop TZ. Tignan mo naman ang rotation ng Blacklist International. Talagang alam mong kilala na nila ang isa't isa. Nagbabak sila bago pa man mangyari yung rotation, men. Ganda. Pinapakita ng dalawang teams yung besto pa na. But of course, ito na agad si Edward. Papakitang gilas na sa may top. And now Edward controlling the XP lane, but Ogwen in critical HP. At hindi ito itutuloy ng Blacklist. Objective na naman ang call nila. Ang crucial dito is kung makakapag-wild charge mo si Ogwen. Ayan, sakto naman. Pero napaganda set of play para sa Blacklist International. Meron pa Minomas, Yuri, Flap TZ, may pigit na kapalis. Pero tatayo pa rin dito si Kyle TZ, the rest of the players of Blacklist International. Ito na naman yung mga moments na sinasabi natin na pag talagang mga labanan ng World Champions ay talagang hindi nagkakabigayan dahil nakuha ni Kyle TZ yung 13. Pero wala yata magiging Yuri!
libre si Yue ang unang makukuha. Habang si Kaltizi nahabol pa rin si Haji, pero Edward ay nandoon. Haji mabibigyan yata, and double kill para kay Flap TZ. What a trade mula sa AP Bren after a long drought of kills. Nakadalawa si Flap TZ. At ang masasabi kong MVP dun sa clash na yun is si Ogwen. Nalow na siya at naka quantum charge pala tong Grok na to. Usually Brave Smite, either concussive or Brave Smite, naka quantum charge. Nung pagka flicker niya, actually hindi niya ginamit yung flicker, wild charge lang, tapos out kahit low na siya, tapos yung Guardian's Barrier para i-lockdown si Yue. Pati na rin dun si Haji. Nagulat yung Blacklist doon at nakontra pa sila. Bonus kills for AP Bren. Now, Sensui in trouble. Pero makakatakas naman. Next objective is still a minute away. Mukhang matagal-tagal pa. Sunod na laban. Oo, talagang ano lang muna ito. More on objectives. Kita nyo, konti na lang ay halos masisira na ang tore ng Blacklist dito sa may middle lane. And even for AP Bren ay talagang konti na was ang kanilang nagiging rotation. Mukhang may bigyan nga lang dito si Ogwen. Vision na kanyang gustong ibigay. Oh! Kapag wild charge! At hindi na yata ipipilit pa ng Blacklist na makakuha ng kill. Binato na lahat kay Master Ogwen. Pero saktong wild charge lang palayo. Though, hindi pa rin pala na-burn yung flicker niya doon, Wolf. Ganda nung pinapakita. So, Radiant Armor picked up by Kyle TZ, knowing na kalaban nila Valentina plus the Guinevere. At hindi pa ganun kalaking threat itong si Oheb. Great pickup mula dito kay Kyle TZ. Alam natin na sa mga tank at slash utility jungler, sobrang crucial nung unang item na bubuuin mo. This time, yun yung kanyang pinili. Now, Oheb taking a bit of damage, pero makakatakas din naman. 5 seconds bago lumabas ang sunod nating turtle, magkakaroon pa ng bigayan dito sa river. 5 man agad ang mangyayari dito para sa objective. Nagamit na, by the way, ang guard or ultimate dito ni Fiu. So, nakabang din si Yue. IMU niya is with the Vexana as well, pero 3 hit lang para sa AP Bren on the certain objective. Kaya naman, si secure ni Kyle at TZ and disengage for both teams. 2 turtles secured na para sa AP Bren at mukhang naghahanap pa sila ng away sa loob ng jungle ng Blacklist International. Pero disiplina muna malala. All lanes are pushed for AP Bren. Looking really good para sa AP Bren, panigurado. Dahil laging testament sa kung gaano kalakas na isang team is kung yung roamer nila ay freely nakakapag-ikot-ikot makapag-push. And sobrang totoo yan dun kay Ogwen on this Grok na siya rin mismo ay mayroon ng Radiant Armor. Oh. Tingnan mo, kahit physical yung damage output ni Oheb, hindi niya talaga tinatangke lang niya. At this point, Ogwen knows yung limits ng heroes niya, ng hero niya. Tatlong Radiant Armor. Grabe. Ganun kabilis ang paglabas ng Radiant Armor for AP Bren. And ano bang implication nito, Wolf, on the side of Blacklist International? Well, wala silang early game damage. Yun yung main problem. Talagang nerf card itong si Yue, pati na rin si Setsui sa magic-based heroes. Which also means na pagdating ng First Lord, equipped sila dyan. Hintay na sila ng second item nila na anti-physical. They're gonna be A-okay. Sa top lane. Grabe, Super Marco, no? Objective lang talaga yung kanilang nga gagawin dito. Or doon lang siya nakapokus para sa ating laban. And it's just AP Bren na nagsuzone din doon sa mga possible na pwedeng puntahan ng Blacklist International. And for Blacklist, parang nakikita natin dito, more on counterplay naman yata. Yung bigla ang dabog. Yung pwede natin makita. And this is something na alam na natin from Blacklist International. No? They're one of the best teams that react to certain plays. But right now, the proactiveness coming in from AP Bren, nahihirapan na silang sumabay in terms of map control. And kung ako lang itatanong yan, I feel like Blacklist International, they have to find a way to make a play at least in this First Lord. Or kung hindi man nila makuha, masure nila na madepensahan. O kaya makakuha sila ng isa, tas out, para if ever naman na makuha ng AP Bren yung Lord ay pwede silang or hindi man ma-maximize ng AP Bren. Pero makikita natin ngayon talagang calculated muna, nagiging galaw ng ating dalawang kuponan. Kaya naman si Kyle TZ ngayon ay sisimula na yung Lord. Take note na Guinevere dito ang gamit na hero ni Sensui, so anytime pwede tumalon, kaya nakahanda din ang mga players doon sa mga bigla ang pagpasok na pwedeng gawin ng Blacklist International. Flap TZ looking for the possible play, pero mukhang ibabox out ni Ogwen si Sensui. Half HP on this Lord, pero Kyle TZ hinahawakan pa rin ito. Hindi i-reset ng AP Bren, but there you go. The first reset of this Lord take, pero bahagyang reset lamang. Still, half
HP. Antayan malala para sa both squads. Sobrang crucial na ngayon. Ang liit na kasi nung ano, nung pwesto nung Lord. Oh. Or yung range na pwede nyo puntahan. Hindi nakagaya ng dati na parang sa kasingit-singitan. Mm. Ay pwede ka pang pumunta. Kaya talagang hindi pwede magkamali dito ng timing. Kung paano ka nga ba talaga magsiset up ng play. At tignan mo naman, biglang nag-rotate pa si Oheb to get that orange. Kailan kaya ito i-burst ng AP Bren? Narinig natin yung conceal. Papasok ba dito pero nakita pa rin ni US si Ogwen. Napaganda final slash si Haji. Makukuha nila doon pero meron talong para kay Sexumi. Ginamit na rin dito final poem. Samahan mo ba? Na-play si Duet. Tapos si Kaldisi ka lahat ng buhay. Oh. Kaldisi makakakuha ng Lord. Pero mamatay pa rin dito mga ibang players ng AP Bren. Yep. At nahabulin pa nga ang iba. Supermarket dito nakita nila. Habang si Flapdizi. Pero meron doon. Yue patay na. 3-2. Parang mamamatay yata dito si Flapdizi. Hindi makakatakas pa. Look at Oheb. Pero disengage para sa loko pala. 3-4-2 trade pero nakuha ng Lord ay AP Bren. Lamang ng bahagya ang blacklist doon sa kills pero paano ito babawiin ng AP Bren? Gagamitin nila si Super Marco for sure na hindi namatay doon sa clash na yun. Super good positioning at hindi pa niya kinailangan gamitin yung purify niya. Ganun katindi yung pinakita niya. But you have to take note, ang ganda nung pinakita din ni Haji popping the ultimate. Siya yung nahuli kasi nung final slash, so parang nagpasalamat pa siya na, uy, salamat sa libre flicker mula doon kay Flapdizi. And then, nakombo nila yung kanilang mga knock-ups. In comes Oheb with the purify. Now, na hindi rin na-punish ng side ng AP Bren. So it's gonna be carry versus carry battle. Maya-maya. Oh, and look at that. The wall will be used as well. One turret down for the side of Blacklist International. Crucial item pickup mula kay Super Marco with a Wind of Nature. Setsumi finds one! Pero mukhang aalis din naman agad at makakadepensa ang Blacklist. Oh, poke lang daw. Sabi niya, delikado. Meron Lord, kailangan natin maging maingat. At madedepensaan yung Torre dito sa may bottom lane pero middle lane ng Blacklist International ay bibigay na. And look at the control of AB Bren doon sa minion wave nila kasi pwede pa silang may movement doon sa may top lane. So far, a 3K gold lead for the side of AP Bren at Juan Lolobo pa nga yan dahil makakakuha pa sila ng isang Torre. What a clean Lord push mula sa AP Bren Wolf. Whew. Napakalinis. Ito yung hinahanap natin sa mga teams kapag nakuha kayo ng First Lord and dinemonstrate siya ng AP Bren. Tanggalin nyo lang yung outer turrets. Huwag kayong mag-assume. Siguro pag nakakuha kayo ng pag-force dun sa passive nung Torre, nung sa mga inhibitors, yun yung perfect na scenario. Especially kasi kapag na-push nyo before the 12-minute mark yung mga outer turrets, mawawala yun. Ay, nandun pa rin yung passive ng mga Torre, yung holy defense. And ang makukuha nyo kasi pag napatumba nyo yung mga outer turrets, may control na kayo ngayon sa jungle. Kitang-kita yung control na yun, Wolf. AP Bren already securing the purple buff of Blacklist International. At dito kasi nagsisimula yun eh. Ito yung unang gusot na nagpaparami. Yung pag na-invade na yung jungle nyo. Parang tuloy-tuloy lang kasi matatimingan pa. Ito naman yung pwede din na gusot for the side of AP Bren. Si Edward ay nagsisplit push from time to time. Pero ang bilis din ng AP Bren na dumepensa. Although masisira kasi isang hit na lang din naman. Pero again, hindi na lang pinapabayaan yung ibang mga lanes na continue nilang magfo-flow. Yeah. So eto na naman tayo sa mga moments. Diba, 30 minutes, nakikita mo yan. So focus muna ulit doon sa mga Lord objectives. Level 15 na agad si Super Marco Wolf. Yes. Oo nga, no? And most importantly, meron na siyang Wind of Nature. Meron din naman si Owe. Pero pag sa pagdating ng sa Lord the fight natin, napaka-importante niyan. But dahil level 15 siya, ang sakit din ng kanyang damage output. Especially with the ultimate and then the passive. Tapos ngayon, mayroon pa siyang orange buff. Tingnan mo kung gaano kapilis natutunaw yung Lord. Wow, they could just burst this down. Pero ito na nga, nice setup! Napaganda ng Eternal Guard para dito kay Mew. Tapos may pagpasok pa sa kanila habang si Edward sa may likod. Hinahanap yung Super Marco pero si Super Marco ready din sa kanya. Mm. Wala pa rin casualty para dito sa Lord. Team fight. Pero ipipilit pa rin yata ng Blacklist na pumasok. Pero napaganda control para sa AP Bren. Si Yue halos wala ng buhay doon. Edward! Yue is down! Pero Edward makakakuha din ng kill. Super Marco preheat lang para sa kanya. Nakaabang dito, ginamit na ni Oheb yung kanyang Wind of Nature. Ooh. Pero naabangan dun sa BMI out niya. Dalawa lang ang survivors mula sa Blacklist International. At mukhang AP Bren na nga ang makakapag-secure ng second Lord of the Game. Wow, ang ganda na sana nung pinapakita ng Blacklist, especially with the Edwards positioning. Pero naunahan sila nung AP Bren. Heads up play coming out from both Flap as well as Ogwin. At hindi sila naghihintay dito ng Lord, susugod sila. Super Marco! Grabe ba talaga sa ilalim ng dalawang Torre? Sabi natin sa kanta, sa ilalim ng puting ilaw. Pero ito dalawang Torre ang ginawa ng AP Bren. It's really more on the confidence na ipinapakita ngayon na ating dalawang kuponan. Tapos si Kyle Tizzy,
hindi siya sumama kasi kailangan niya makuha yung Lord. Two objectives, one play. Hindi talaga nila iniwan si Super Marco sa ere doon sa play na yon. Super Marco, calculated play on their part. Fred Rin lang yung kumuha ng Lord na yun kasi sino nga bang de-depensa doon? Binilisan ng AP Bren, hindi na sila nagintay na mag-spawn ibang members ng Blacklist kasi naturally pushing din yung mga waves nila. And this is maybe is also something na ipinanalo ng AP Bren dun sa previous Lord Dance wherein yung top lane nila, maganda yung pagka-flow ng minions. And look at this, Blacklist International now defending inside their base. Parang bawal na masyadong maggala dahil si Sensui. Makakakita ng dalawa, mapapa-ultimate. Pero makakatakas din naman agad. The Lord will be marching in the top lane. At nasa mid at bot naman ang kupunan ng AP Bren. Ang kakapal ng mga minion wave kahit doon sa mid lane. Nakita na natin yung conceal. Sino bang target nila? Si Yui yata, pero Tori na lang muna. Sabi dito ng AP Bren. Kaya successfully masisira nila even dito sa may bottom lane. At meron pang Lord, meron papasok na yata, meron pang taunt against Sensui, meron free hit dito para kay Super Marco. Pero sabi ng Blacklist International, kailangan ni Haji, kailangan namin gumawa ng set up play. Blazing do it para kay Ohem, ginawit na, pero mas masakit daw si Super Marco. Kaya si Edward dito ay mapapatay na rin nila. Habang yung Lord nandito, kailangan depensahan, si Sensui na lang ang natitira. And AP Bren will take game number one. A clean game mula sa AP Bren as they secure the game 1 victory. Wow! Grabe yung mga galawan nila doon. Two objectives, one play at marami pang iba.